Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Andoy. Taong 1950. Aklan. Itong mga panahong ito, binata na si Andoy. Kung saan-saan siya nakakarating at kung sino-sino ang kanyang mga nakakasama. Palibasa kasi, naging rebelde siya sa kanyang malupit na lolo isyo. Ayaw niyang matulad sa kanyang nakatatandang kapatid na namatay dahil sa kalupitan nito. Isang araw, habang nasa kabilang baryo nila at nakikipista sa kanyang kaibigan, may napansin si Andoy na dalawang tao na palakad-lakad at pabalik-balik sa labas ng bakuran ng kanyang kaibigan. Sa tuwing nakikita nila si Andoy, ay napapatitig sila ng mabalasik at parang may kung ano silang masamang binabalak. Dahil dito, sinabi niya sa kanyang kaibigan ang patungkol doon at ayon dito na, baka nahihiya lamang na pumasok ang mga yon. Mas maigi kung kakausapin ko na lang at yayayain sila kapag muli silang bumalik, sabi ni Andoy. Subalit lingid sa kaalaman ng kanyang kaibigan, nais niyang kumprontahin ang dalawa kung ano talaga ang kanilang pakay sa kanya. Subalit makaraan pa ang ilang oras, ay hindi na nakabalik ang mga yon at animo'y nakatunog sila sa kung anumang binabalak ni Andoy. Dahil dito, hinayaan na lang nila yon at nagpatuloy sila sa kanilang pag-iinuman. Bandang alas 10 ng gabi nang magpaalam si Andoy sa kanyang kaibigan. Anya, uuwi na siya dahil baka kung ano pa ang gawin sa kanya ng kanyang lolo kapag makita siya nitong lasing. Wala namang nagawa ang kanyang kaibigan kung hindi ang payagan na lamang si Andoy. Hinatid pa siya nito sa labas ng kanilang bakuran at pinaalalahan ng mag-ingat. Nang magsimula ng maglakad si Andoy, nakaramdam agad siya ng kakaibang kaba. Parang may mga matang nakamasid sa kanya mula sa karimlan, kaya ilang beses siyang napalingon sa kanyang likuran. Noong malayo na siya sa bahay ng kanyang kaibigan, doon na niya mas binilisan ang paglalakad. Wala siyang naging pakialam kung matisod man siya noon. Alam niya sa kanyang sarili na magagawa naman niyang ibalanse ang kanyang sarili kahit na medyo may tama siya ng alak. Nasa ganoong kalagayan si Andoy, nang sa hindi niya inaasahan, ay may narinig siyang pag-angil sa unahan. Inakala niyang aso yon kaya agad siyang napasigaw para itaboy yon. Subalit, kahit na nakatatlong ulit na siya ng pagsigaw, nanatili pa rin doon ang angil na kanyang naririnig. Huwag kayong magkakamaling harangan ako. Hindi ako natatakot sa inyo, sabi niya nang maalala niya ang dalawang lalaki na posibleng nagkukunwaring mabangis na hayop para takutin siya. Noong mismong sandaling yon, nakaramdam siya ng paninindig ng kanyang balahibo. Dahil dito, dumampot siya ng malaking bato at agad na itinapon yon sa bahagi kung saan niya narinig ang malakas na pag-angil. Subalit, nang maitapon na niya ang bato, bigla ang nawala ang angil sa unahan. Napamura na lamang si Andoy nang hindi niya inaasahan ay may tumulak sa kanya sa likuran. Napalumpasay siya sa lupa at nang tingnan niya ang bahagi kung saan ang galing ang puwersang tumulak sa kanya, napausog siya ng konti nang makita niyang may apat na nagbabagang mga mata ang naroroon. Umaangil sila at parang galit na galit sila kay Andoy. Dahil alam niya na mga aswang ang mga yon, minabuti niyang lakasan ang kanyang loob.
Matapang lang kayo dahil dalawa kayo. Mga aswang. Wika niya, tsaka dali-daling tumayo. Muli niyang ibinalanse ang kanyang katawan at napamura sa mga aswang na yon. Dahil sa kanyang ginawa, mabilis na sumugod sa kanya ang aswang. Sinakal siya nito at pagkatapos muling itinulak na siyang naging rason para malumpasay ulit siya sa lupa. Nang mga panahong yon, agad namang lumapit ang isang aswang sa kanya at nagbuno silang dalawa. Sinubukan itong kagatin sa leeg si Andoy pero nagagawang ilihis ni Andoy ang kanyang leeg. Dulot ng pagkadismaya, pinagkakalmot na lang niya ang lalaki at hindi ito tinigilan. Nanlaban naman si Andoy ngunit walang panama ang kanyang lakas sa aswang. Nang makita naman ang isang aswang na tila pinaglalaroan na lang ng kanyang kasama si Andoy, sumali rin ito at buong lakas niyang sinakal ito habang ang kanyang kasama ay kumakalmot sa iba't ibang parte ng katawan ni Andoy. Noong hinang-hina na si Andoy, agad na tumigil ang mga aswang at ang isa sa kanila ay nagwika sa garalgal na tinig. Ang hina mo pala! Ibig sabihin wala pa sa iyo mutsa ng pinakamamahal mong lolo. Ito lang ang masasabi ko. Darating ang panahon sa kahit na anong paraan, magagawa naming kunin ang mutsa na yon. Pagkatapos magwika ng aswang na yon, sinabihan niya ang kanyang kasama na aalis na sila. Subalit bago pa man nila tuluyang iwan si Andoy, nagwika pa ang isa na magkikita ulit sila. Pabulong na lamang na napamura si Andoy sa kanila dahil iniinda niya ang sakit ng kanyang katawan. Umalis ang dalawang aswang at naiwan doon si Andoy na kumikirot ang buong katawan dahil sa pagkalmot ng isa sa mga yon. Nanatili pa siya ng ganoong sitwasyon ng ilang minuto at nang makabawi na siya ng lakas, nagpasya na siyang bumangon at maglakad pa uwi. Saktong pagkarating niya sa tapat ng kanilang bahay, nadatnan niya ang kanyang lolo Isyo na nakaabang sa kanya sa may pintuan. Galit ang mukha nito, kaya medyo nag-aalangan si Andoy na lumapit doon. Ngunit nang makita ng kanyang lolo ang kanyang sitwasyon, tinawag siya nito. Kahit na nag-aagam-agaman, lumapit pa rin sa kanya si Andoy. Oh, ano ang nangyari sa'yo? Bakit duguan ka at gutay-gutay ang damit mo? Tanong ng kanyang lolo sa kanya. Noong una nag-alangang magwika si Andoy. Subalit nang banggiti ng kanyang lolo Isyo ang patungkol sa mga aswang, hindi na ito nakapaglihim pa. Sinabi niya kung ano nangyari sa kanya at kung ano ang sinabi ng aswang. Napailing ang lolo ni Andoy at agad na napausal. Huwag lamang silang magkakamaling umapak dito sa ating bakuran dahil titiyakin kong mamamatay sila at makikilala ng lahat ang kanilang tunay na pagkatao. Ninais pa sanang magtanong ni Andoy sa kanyang lolo, ngunit natakot siyang baka pagalitan siya nito. Pinapasok siya nito sa kanilang bahay at binigyan ng gamot para sa kanyang mga sugat. Ang kanyang lolo na rin mismo ang gumamot sa mga kalmot na gawa ng aswang. Medyo nagtaka pa noon si Andoy. Gawa ng yon ang unang beses na nag-alala ang kanyang lolo at ito na mismo ang nagpresenta na gumamot sa kanyang mga sugat. Matapos siyang gamutin ang kanyang lolo, pinagpahinga siya nito. Nalaman din kasi ng matanda na nakainom si Andoy, pero sa halip na pagalitan, ay pinayuhan na lamang niya ito. Nagpahinga na nga si Andoy, ngunit dahil sa kirot ng kanyang mga sugat, hindi siya gaanong nakatulog.
Isa pa sa rason doon ay hindi mawaglit sa kanyang isipan ang patungkol sa sinabi ng mga aswang. Subalit kahit na ganun, pinilit pa rin niya ang kanyang sarili na makaidlip. Kinabukasan, pagkagising ni Andoy, ay naabutan niya ang kanyang lolo na nagkakape habang naghahasa ng kanyang itak. Dahil dito, lumapit doon si Andoy at naglakas loob na nagtanong patungkol sa sinasabi ng mga aswang sa kanya. Subalit, sa halip na sumagot ang kanyang lolo ng diretso sa kanyang naging tanong, napangiti ito at nagwika nang, "Sa susunod na linggo, sumama ka sa akin at may pupuntahan tayo. Ipapakita ko sa iyo kung anong ibig sabihin ng mga aswang na iyon." Sinabi rin ng kanyang lolo na susugod sila sa kuta ng mga aswang dahil may nasagap siyang balita na namimihasa na ang mga iyon at nang bibiktima sa mga karating bayan. Ayaw sanang gawin iyon ng matanda, ngunit alam niyang siya lamang ang may kakayahang puksain ang mga aswang na iyon. Dagdag pa niya na, tanging siya na lang ang natitirang buhay sa kanyang mga kasama. Napalunok ng kanyang laway si Andoy dahil hindi niya alam kung ano ang nais sabihin ng kanyang lolo isyo. Naisip pa niyang kabilugan ng buwan sa susunod na linggo, kaya medyo delikado ang magiging sitwasyon nila. Alam naman niyang malalakas ang mga nilalang na dilim kapag ganon. Subalit, dahil nais din niyang maunawaan ang sinasabi ng kanyang lolo, pumayag siya rito. Nagtanong pa si Andoy kung ano ang dadahilan niya at sinabi naman ng kanyang lolo na si Andoy ang susukbit ng isa niyang itak na matagal nang nakabaon sa abo. Naging normal ang takbo ng mga araw nila matapos ang usapang yon. Dahil medyo naging magaan ang trato ng kanyang lolo sa kanya, hindi siya umalis sa kanilang tirahan at minabuting tumulong sa mga gawain sa loob at labas ng kanilang bahay. Dumating nga ang takdang oras na sinasabi ng matanda, kaya bago tuluyang mag-alas 6 ng gabi, naghanda na ang dalawa. Ni hindi na nga nila nagawang sindihan ang gasera nila noon sa loob ng bahay upang hindi sila maliwanagan ng ningas na mula roon. Nang naging handa na sila, umalis silang dalawa. Dala nila ang kanika nilang itak ng mga sandaling yon. Tanong ng tanong si Andoy sa kanyang lolo isyo kung saan sila pupunta, pero bumubulong ang matanda sa kanya na sumunod na lamang at huwag nang lumingon pa sa kanilang pinanggalingan. Habang naglalakad sila, naririnig ni Andoy ang mga alulong ng mga aso sa malayo. Subalit, hindi niya yun inintindi at minabuting sumabay na lamang sa paglalakad ng kanyang lolo. Ilang ilog din ang kanilang nadaanan hanggang sa makarating sila sa isang maburol na lugar. Walang mga liwanag ng lampara roon, kaya napagtanto ni Andoy na walang mga kabahayan doon. Tinanong niya ulit ang kanyang lolo kung saan talaga siya pupunta, kaya sinabi naman ng kanyang lolo isyo na sa susunod na burol na kanilang aakyatin ay matatanaw nila ang kinakatakutan ng mga aswang na nananalasa sa ibang bayan. Medyo nag-alangang magpatuloy si Andoy sapagkat alam niyang panganib ang kanilang susuungin. Ngunit nang maisip nito ang sinabi ng kanyang lolo patungkol sa nais at dapat niyang malaman, nagpatinaod siya sa nais nitong mangyari. Naglakad sila patungo sa kabilang burol at nang makarating sila roon, iginala ni Andoy ang kanyang paningin sa paligid. Napako na lamang ang kanyang tingin sa hindi kalayuan nang may makita siyang tila maliit na nayon. Tanging yun lang kasi ang bahagi roon na may mga nakasinding ilaw sa mga kabahayan, kaya madali nilang nakita. "Ngayon haaminin ko na sa'yo, isa kong tagatugis ng aswang.
At ang sinasabing mutsa ng mga aswang na yon ay ang mutsang ipinamana rin sa akin ng aking lolo na nagsilbi kong maestro. Paliwanag ng matanda. Nagtanong pa si Andoy sa kanyang lolo kung ano ang mutsang tinutukoy nito. Pero nagwika ang matanda na tsaka na lamang niya ito sasabihin kapag tapos na nilang sugurin ang kuta ng mga aswang. Matapos magwika ng matanda, nagsimula na silang maglakad patungo sa maliit na layon. Habang naglalakad, sinabihan ng kanyang lolo si Andoy na huwag gagawa ng ingay at huwag lilingon sa kanilang pinanggalingan. Sa kaparaanang ito raw, ay hindi sila mapapansin ng mga aswang. Nasa kalagitnaan sila ng kanilang paglalakad nang may matanaw silang dalawang mapupulang mga mata. Agad namang nagwika ang lolo ni Andoy na tumabi muna sila at huwag mag-iingay. Habang papalapit ng papalapit ang mga nilalang, amoy na amoy nila ang lansa ng mga ito. Kinakabahan man noon si Andoy, ngunit pinilit niya ang kanyang sarili na maging matapang. Kapag malapit na ang mga yan sa atin, lalabas tayo at papatayin natin sila. Matapang na sambit ng matanda. Napalunok ng kanyang laway si Andoy. Hindi niya alam kung makakaya niya ang ipinapagawa sa kanya ng kanyang lolo. Ngunit nang magwika ang kanyang lolo na kauri ng mga aswang na tumambang sa kanya ang dalawang aso, doon na at nagsimulang makaramdam ng galit si Andoy. Sige po, lolo. Ako na lang po ang bahala sa isa. Wika niya. Napatango naman ang matanda sa kanya at nang malapit na ang dalawang aso, sumenyas na ito kay Andoy. Mabilis silang lumabas sa kanilang pinagtataguan upang harangan ang mga aswang. Pagkakita naman ng mga aswang na yon kina Andoy, umangil sila. Humarap sila sa matanda at saka napangisi na parang nakilala nila ito. Ito na ang huling gabi ninyo! Pagkatapos magwika ng lolo ni Andoy, mabilis itong sumugod sa dalawang aso. Namangha naman siya dahil sa bilis ng kanyang lolo, kahit pa na matanda na ito. Bunsod ng naisip niyang pagtutulungan ng dalawang aswang ang kanyang lolo, sumugod na rin siya sa mga yon. Dinig na dinig ni Andoy ang pag-angil ng mga aswang nang magsimula ng labanan yon ang kanyang lolo. Nang makalapit na rin siya sa kanila, hinugot na rin ito ang kanyang itak at wala siyang naging pakialam kung saang bahagi ng katawan ng mga aswang tatama ang pagtaga niya. Makaraan ng ilang sandali, biglang nagbago ang anyo ng mga aswang. Naging mga mabalahibong nilalang sila at mabilis silang umatake sa lolo issue niya. Tutulungan na sana niya ang kanyang lolo pero nang makita niya kung papaano baliin ng matanda ang leeg ng isa sa mga aswang, nanatili na lamang siyang nakatayo at nakamasid sa kanila. Mabilis ding sumugod ang isa pang aswang sa lolo ni Andoy, ngunit saktong pagkalapit nito, tinaga siya ng matanda sa ulo. Sa unang pagkakataga ay tila wala lang yun sa aswang, pero sa ikalawang pagkakataon, nagtamo yun ng malalim na sugat sa leeg. Bago pa man yun tuluyang bumagsak, napaatungal pa yun ng malakas na parang nagtatawag ng kanyang mga kauri. Dahil dito, gawa ng pagkataranta ni Andoy, nilapitan niya ang dalawang aswang at siniguradong wala ng buhay ang mga yon. Apo, ihanda mong iyong sarili dahil paparating na sila. Itong dalawang ito ay mga karaniwang aswang lamang, kaya hindi tayo nahirapan. Ngunit ang mga paparating ay ramdam kong malalakas sila. Biglang bulalas ng lolo ni Andoy.
Lumakas ang kabog ng kanyang puso. Alam niya kung ano ang peligrong kakaharapin nila kung sakali. Subalit kahit na ganun, nanatili siya sa tabi ng kanyang lolo. Pagkaraan ng ilang minuto, nakita ni na Andoy na napakaraming anino ang papalapit sa kanila. May naririnig na rin silang angil at naging iba ang samyo ng hangin. Mas lalong naging malansa kasi yon at animoy amoy dugo ng isang tao. Habang nakamasid sa maliit na nayon si Andoy, parang nanunuot ang kilabot sa kanyang mga kalamnan. Sinabi niya sa kanyang lolo na umalis na lang siya dahil baka hindi nila kayanin ang mga aswang na yon, ngunit nagmatigas ang matanda. Kinakailangan kong tuldukan ang kanilang paghasik ng lagim. Kahit pa na ang katumbas noon ay buhay ko. Wika ng matanda. Wala namang nagawa si Andoy, kaya minabuti niyang suportahan ang kanyang lolo. Hindi po kita iiwan, lolo! Sigaw din ni Andoy. Nang makita nilang papasugod sa kanila ang mahigit kumulang 20 aswang, naghanda ang dalawa. Pagkalipas ng ilang segundo, nasa tapat na nila ang naunang 4 na aswang. Hindi naman nagpatinag sina Andoy at nilabanan nila yon. Dahil matagal na nakalibing ang kanyang itak sa abo, ramdam na ramdam ng mga aswang na natataga niya ang hapdi na dulot ng kanyang itak. Habang abala naman sa pakikipaglaban sa 4 na aswang si Andoy, nakita niyang pinagtutulungan ng iba pang mga nilalang ang kanyang lolo Isyo. Dahil dito, siniguro niya na ang bawat pagtaga niya sa mga aswang na yon ay magkakaroon ng seryosong sugat. Subalit dahil mas maliksi ang mga ganoong nilalang, nahirapan si Andoy na masugatan sila. Pagkalipas ng ilang sandali, nang marinig ni Andoy ang pagsisigaw ng kanyang lolo, doon siya mas naging pursigidong matalo ang mga aswang na kalaban niya. Nung mga panahong yon, sa tuwing umaatake sa kanya ang aswang, napapayuko siya ng bahagya at buong lakas na tinataga ang mga aswang sa bandang binti nito. Dahil sa kirot na dulot ng talim ng kanyang itak, tuluyang napabuwal ni Andoy ang 4 na aswang. Bago niya ibaling ang kanyang pansin sa kanyang lolo at sa iba pang mga aswang na nagtutulong-tulong, tinaga na muna niya ang mga ulo ng napabagsak niya hanggang sa mapagtanto niyang hindi na yon mabubuhay pa. Pagkabaling ni Andoy ng kanyang pansin sa kanyang lolo, ganun na lamang ang kanyang gulat nang makita kung paano bumagsak sa lupa ang mga aswang. Galit na galit sila dahil sa ginawa ng lolo ni Andoy, kaya ang bawat isa sa kanila ay nagbalak na maghiganti. Dahil alam ni Andoy na baka malagay ng husto sa alanganin ng kanyang lolo Isyo, mabilis siyang tumakbo palapit dito. Hindi na niya nagawang kausapin ng matanda dahil nang akmang magsasalita na sana siya, sumugod sa kanila ang aswang. Hindi naman nagpatinag ang maglolo at ang bawat aswang na lumapit sa kanila ay nilalabanan nila. Ang bawat aswang na sumusubok na sunggaban sila ay kanilang pinagtatataga. Pagkaraan pa ng higit isang oras na labanan, nakaramdam ng panghihina si Andoy dahil sa pagod. Parang nais nang sumuko ng kanyang mga tuhod. Subalit nang makita niyang nanatiling nakatayo ang kanyang lolo at nilalabanan ng aswang, tumayo na rin siya at pinilit ang kanyang sarili na tulungan ang matanda. Ngunit, nang maibaling ng ibang aswang ang kanilang pansin kay Andoy, napangisi sila at agad na sumugod sa kanya. Napasigaw na lamang siya nang makalapit ang aswang sa kanya. Sa halip na pumayag na sagpangin at pagpiestahan, tumayo ng tuwid si Andoy at kahit nang hihina siya, ay pinagtatataga niya ang mga lumalapit sa kanya.
Ngunit dahil hindi na sapat ang kanyang lakas, tumilapon ang kanyang itak. Mabilis din na lumapit sa kanya ang iba pang aswang at sinubukan siyang ibuwal sa lupa. Noong magtagumpay na ang mga aswang at tuluyang nabuwal sa lupa si Andoy, dinumog nila ito at ang bawat isa sa kanila ay nagbalak na gutay-gutayin ang bawat parte ng kanyang katawan upang kanilang makain. Subalit, lahat sila ay natigilan at napalingon sa lolo ni Andoy nang sumigaw ito ng malakas. Lubayan niyo ang aking apo! Ako ang harapin ninyo! Mabilis siyang tumakbo para lapitan si Andoy, kaya pinigilan siya ng ibang aswang. Ngunit, saktong pagkahawak ng mga aswang sa matanda, buong lakas niya itong ibinalibag. Hindi inaasahan ng mga aswang ang kanyang lakas, kaya hindi sila nakapaghanda. Dahil sa ginawang ingay ng mga aswang na humarang sa lolo ni Andoy, naibaling na rin ang iba pang nilalang ang kanilang pansin dito. Sabay-sabay silang sumugod sa matanda, kaya nahirapan ito na pigilan sila. Dulot ng sama-samang lakas ng mga aswang, hindi na niya nagawang depensahan ang kanyang sarili. Kailanman ay hindi nararapat sa inyo ang mutsa ng kulog. Alam kong gagamitin lamang yon ng inyong pinuno para maghasik pa ng lagim. Hindi ako papayag na makuha niyo to sa akin. Wika ng matanda habang pinagkakakalmot siya at kinakagat ng mga aswang. Napatitig naman si Andoy sa kanyang lolo. Tumulo na lamang ang kanyang luha nang makitang halos naliligo na sa dugo ang matanda at patuloy itong pinagtutulungan ng mga aswang. Halos hindi pa agad rumihistro sa utak ni Andoy ang sinabi ng matanda patungkol sa mutsa ng kulog. Ang labis niyang ipinag-aalala noon ay kung bakit natablan siya ng mga pangil at kuko ng mga aswang kahit pa na may taglay siyang agimat. Ninais sanang tulungan ni Andoy ang kanyang lolo, ngunit hindi niya maigalaw ang kanyang katawan dahil sa mga sugat na natamo niya. Walang ano-ano, biglang sumigaw ng ubod ng lakas ang matanda. Saktong pagkatapos niyang sumigaw, bigla ang napatulala ang mga aswang na yon at napansin ni Andoy na nangangatog sila. Mas lalo pa siyang nagulat nang bumulwak ang dugo sa ilong, tenga at maging sa mga mata ng aswang. Kasunod nun, nabuwal sila sa lupa at tuluyan ng namatay. Kahit hirap man ang lolo ni Andoy, nagwika pa rin ito nang mapatitig siya sa kanyang apo. Ngayon alam mo na kung anong pakay ng mga aswang na yun sa akin. Hindi na ako magtatagal pa at nais kong ipamana sa iyo ang mutsa ng kulog ko. Magagamit mo ito laban sa mga masasamang elemento. Nakatsamba lang ang mga aswang na ito dahil may ritual silang ginawa sa akin para magawa pa rin nilang matabla ng katawan ko kahit na may mutsa ako. Wika ng matanda. Sumenyas din siya kay Andoy na lumapit ito sa kanya para maibigay niya ang mutsa. Nung una, hirap siyang makagalaw. Ngunit nang makita niyang hirap na sa paghinga ang kanyang lolo, ginamit ni Andoy ang natitirang lakas niya para gumapang palapit sa matanda. Pagkalapit ni Andoy sa kanya, agad na napahablos ang matanda sa ulo nito. Sinubukan niya pa sanang yakapin si Andoy pero hindi na rin niya maigalaw ang kanyang katawan. Nung una sumenyas ito na ibibigay niya kay Andoy ang mutsa para magamit nito. At nang mapahinga ito ng malalim, biglaan siyang nagsalita kahit nahirap siya. Patawarin mo ako sa aking pagkakasala. Alam kong hindi ako naging mabuting lolo sa inyo.
patawarin mo ko. Natigilan ang matanda at minadali nitong ibigay kay Andoy ang maliit na supot na naglalaman ng mutsa ng kulog. Saktong pagkakuha niya ng mutsa ng kanyang lolo, nakita ni Andoy na tuluyang nalagutan ng hininga ang matanda. Dahil dito, napaiyak na lamang siya at may bahagyang pagsisisi sa kanyang sarili dahil naging mahina siya. Nasa ganoong sitwasyon si Andoy nang makarinig siya ng mabibilis na pagaspas ng mga pakpak. Dahil dito, pinilit niya ang makatayo at milagro namang nagawa niya yon. Biglaan ring nanumbalik ang kanyang lakas at parang mas naging magaan ang kanyang pakiramdam. Iginala ni Andoy ang kanyang paningin sa buong paligid at nangatog ang kanyang tuhod nang makita ang isang nilalang na may pakpak ng paniki at itim na itim ang katawan. Nagbabaga rin ang mga mata nun at animoy galit na galit. Nang makita ni Andoy ang kabuuan nito, nawari niyang yon ang pinuno ng mga aswang. Nawala ang kilabot na kanyang naramdaman at napalitan ito ng pagkamuhi. Papatayin kita! Ikaw ang rason ng lahat ng to! Kung hindi mo inasamang mutsang tanga ng aking lolo, hindi sana kami hahantong sa ganito! Wika ni Andoy nang medyo malapit na sa kanyang kinaroroonan ng aswang. Nanginig din ang kanyang kalamnan, hindi dahil sa takot, kung hindi dahil sa nararamdaman niyang puot. Nang makalapit ang aswang sa kanyang pwesto, buong lakas niyang itinapon dito ang kanyang itak, subalit nagawang makailag ng nasabing aswang. Napaangil yon bunsod ng ginawa ni Andoy at mabilis na sumugod dito. Sa kabutihang palad, nagawang makayuko ni Andoy, kaya nakailag siya sa pag-atake ng aswang. Mabilis na pumaitaas ang aswang, kaya napatingala na si Andoy. Nang makita naman niya yon, napasigaw siya ng ubod ng lakas at ang kanyang tinig ay animoy dumagungdong sa paligid. Maging si Andoy ay nagtaka kung bakit hindi ulit sumugod ng agaran ang aswang sa kanya. Dahil dito, mabilis niyang dinampot ang itak ng kanyang lolo. Saktong pagkasugod sa kanya ng pinuno ng mga aswang na yon, sumigaw siya ng ubod ng lakas na sinabayan niya ng paghambalos ng kanyang itak sa ere. Gawa nang nasaktong lumipad din ang aswang palapit kay Andoy, kaya nagawa siyang masugatan sa kanyang dibdib. Kahit na nagkaroon ito ng sugat, sinubukan pa rin niyang dagitin sana si Andoy. Saktong pagkadakma sana niya rito, buong lakas siyang tinaga ni Andoy na naging rason para maputol ang kanyang kanang kamay. Galit na galit ang aswang na yan dahil hindi niya inaakalang magagawa yon ng simpleng binata lang. Hindi ito sumuko at muli pa sanang dadagitin si Andoy gamit ang kanyang kaliwang kamay, subalit hinawakan lang yun ng binata at hinila siya pababa. Pagkabagsak ng aswang sa lupa, inapaka ni Andoy ang dalawang pakpak niya, tsaka inambahang tatagain ito. Mapalad ka, binata, dahil nasa iyo ang mutsa ng kulog na yan. Ilang dekada kong inasam na makuha ang mutsang yan, pero hindi ko akalaing sa isang mahinang nilalang lamang pala mapupunta yan. Hindi mo ako matitinag sa malakulog mong pagsigaw. Galit na wika ng aswang. Napailing na lang si Andoy roon, tsaka nagsalita na rin. Ikaw ang mahina. Nakapaghanda kayo para kay Lolo, pero hindi mo nagawang mapaghandaan ang posibilidad na magkaroon siya ng kasanggang kagaya ko. Napangisi ang aswang na parang nang iinsulto pa.
Sinubukan pa niyang duraan si Andoy pero nakaiwas din ito kaagad. Sinubukan niya ring magpumiglas mula sa pagkakaapak ng binata, ngunit natigilan din yon, gawa ng nabali ang kanyang pakpak. Ikaw ang mahina! Nagtatago ka lang sa mga aswang na nasa ilalim ng pamumuno mo. Ngayon, papatayin kita para tuluyang maging tahimik na ang kaluluwa ng aking lolo. Nung mga panahong yon, walang pagdadalawang isip na tinaga ni Andoy ang leeg ng aswang hanggang sa humiwalay na ang kanyang ulo sa katawan nito. Agad namang umalis si Andoy sa pwesto niyang yon. Ninais na sana niyang dalihin na pauwi ang katawan ng kanyang lolo, subalit napansin niyang gumalaw pa ang katawan ng aswang. Dahil dito, naisipan ni Andoy na pagputol-putuli ng bawat bahagi ng katawan ng aswang na yon at ikalat sa buong lugar. Nang magawa na niya ito, napagpasyahan niyang iuwi sa kanilang bahay ang bangkay ng kanyang lolo at ilibing ito sa mismong bakura nila. Hindi niya inaakala na aabot sa ganoon ang mga pangyayari. Hindi niya rin lubos maisip na kung kailan naging magaan ang loob ng matanda sa kanya, ay tsaka pa ito namatay. Hindi niya inakalang dahil sa tulong ng mutsa ng kulog, nagawa niyang matalo ang pinuno ng mga aswang ng ganun lamang kadali. Nagpasalamat siya sa kanyang lolo dahil kahit wala na ito, sa pamamagitan ng ibinigay nito sa kanya, ay nagawa niyang iligtas ang kanyang sarili. Subalit kahit na ganoon ang nangyari, hindi naman niya magawang pangunahan ang nakatakdang kapalaran ng kanyang lolo isyo. Wala rin siyang ibang sinisi sa naganap na yon, kung hindi ang mga aswang na nakahandang pumatay dahil sa kanilang pag-aasam na makuha ang mutya ng kulog. Okay. Opinyon ko sa kwento. Galing na itong mutya ng kulog, no? Isipin niyo ha, yung kapangyarihang tangan mo kapag nakuha mo to, meron kang sobrang solid na kabal. Tapos kapag sumisigaw ka, talagang nakakabingi kasi nga, kulog eh. Di ba alam naman natin na sobrang lakas niyan. Nag-e-echo yan kapag nagpapakawala sa kalangitan. So ganito yung dalawang katangian nito. Pero hindi ko lang alam kung ano yung ginawang ritual ng mga aswang para tumagos yung mga kuko nila tsaka pangil sa kabal na tinatangan ng mutya ng kulog. So hindi ko masabi na sobra-sobrang lakas nito o baka sobrang lakas nito pero hindi lang na-highlights yung mga iba pang kayang gawin ng mutya ng kulog. Kasi ako, alam ko hindi lang to yung kayang gawin nito eh. Though ngayon ko lang narinig to, or narinig ko na siya noon na hindi ko lang napansin kasi nga, parang napaka-imposible na makakuha ka ng mutya ng kulog. Kidlat pwede pa kasi tumatama yan sa lupa. Pero yung dagungdong ng kulog, paano mo kukunin yun? Tsaka ang sinabi lang rito, parang may nakabalot lang sa isang supot. Sinabi ba kung ano yung laman? Parang wala akong maalala eh. So pwedeng, paano ba? Nasa elemento siya ng hangin? Tas nakakakita lang yung may mga ikatlong mata o yung bukas yung mga third eye, pwedeng ganun eh, no? O yung mga binayaan ng mga engkanto para makita yung ganitong klase ng mutya, pwedeng ganun. Kasi ang hirap ipaliwanag na itong mutya ng kulog. Unang-una, tunog lang to eh, diba? Though may kasama siyang konting kidlat para gumawa ng ingay, pero hindi siya purong kidlat. So hindi ko lang alam kung paano makuha tong mutya ng kulog. At hindi ko rin alam kung ano yung mga kaya pa nitong gawin kapag tangan-tangan mo to. Dalawa lang kasi yung sinabi. Kaya kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.